mga lods, tapos na tayo sa ating pag-harvest. At ngayong araw na to ay ayan, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, at meron konti doon si guys. So anim yung ating harvest ngayon. Siguro po mga lods, isa, dalawa at kalahati. Meron tayong dalawa at kalahati kasi medyo umulan at medyo yung temperatura niya ay bumababa. So ayan, bago sa lahat, shout out muna kay GB Painter, kay George Manato, kay Mr. Gulayan, at sa ating Facebook page ay shout out kay Amy Sarpamunis. Ayan, so ayan, sa yung ating mga silent viewers diyan, ay mga silent viewers, ay shout out sa inyo guys. At ayan, siguro ito na yung pinakamarami guys this season. At siguro ito na yung pinaka-peak niya kasi kahapon ay meron akong apat na container dito sa umaga at tatlo sa hapon. So medyo okay naman. At yung kanyang harvest style dito guys, kasi yung variety na to ay first this year. So unang-una pa tong variety na nag-change ako sa variety. Kasi last variety yan na pina-farm ko dito guys ay iba yung kanyang harvesting style, kasi parang wavy. So meron siyang peak season, meron siyang walang masyadong harvest. Dito ay steady lang at continuous yung kanyang harvest. Almost every day ay meron tayong 3 hanggang 4. At ngayong araw na to ay first na naka-apat tayo, naka-anim tayo at konti. So ayan, at yung gagawin natin dito guys, yung ating pipino, since na tapos na yung ating pruning dito sa ating main stem. At yung ating main stem ay meron nang lumalabas ng mga ito guys. Ito yung gran, halimbawa ito guys, ito yung gran na papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung gran shoot guys. Yung shoot na ating pruning dito ay meron na rin siyang lumabas na shoot. So ibig sabihin ay apo na ito. At tatanggalin natin yung isang, mag-iwan lang tayo ng isang dahon guys. Tulad nito, ayan. Yan. So halos lahat dito ay nakapag-pruning na tayo, yung mga gran shoot niya. So yung natitiran lang ay grand shoot. Anak sa apo ng ano niya guys nga. So yung mga ganun guys ay iiwan lang natin. Halimbawa ito guys, ayan, napakaliit, ayan. So iiwanan natin yan. So dito sa mainstream natin ay halos kung may natitira dyan bukas, at tatanggalin natin yung mga apo na shoots. Halimbawa ito, ayan, ayan, maliliit na yan, ayan, pupruning natin. At pagkatapos yan ay okay na, wala na, hindi na tayo magpupruning pa. Ihinto na natin kasi we almost have 1.5 months to go sa ating pag-harvest dito. At naka dalawang, siguro ano ba ngayon, 19. So dalawang araw na lang at maging 2 months na tayo mula na tayo nag-transplant. At 1 month na tayo nag-harvest dito daily, twice a day. At sa time na to guys, ito yung timing na stop na natin yung ating pag-pruning dito sa main stem. Kasi mawawala ng power yung ating ano guys, mawawala ng lakas ng ating pipino. At kailangan natin makapag-regain siya ng strength through yung kanyang sanga, yung mga maliliit. So mapapansin nyo dito sa baba guys, yung mga dahon ay naninilaw na. So yan lang yung gagawin natin, tatanggalin natin yan. At yung mga sanga dito na maliliit, ayan, mag-re-regenerate yan. At magsisigla ulit at magbibigay ng maraming bunga. Kaya bibigyan natin ng space. At by and by, yung mga dahon dito na luma ay hanggang sa taas ay magiging yellowish yan. At yung papalit, yung mga bagong sanga na pinag-ano natin, pinalabas yung mga regenerated. So dito sa kabila, yung mga shoot na pinalabas natin, ayan, hindi pa siya tapos. So yung mga ganito, yung mga pinapruning natin ay nasa ano pa siya, grand shoot. So i-ano pa natin yan, ipapruning pa natin. So ayan, at dito sa kabila sa shoot natin ay hindi pa natin pwedeng stop natin pag pruning dyan. Pakunti-kunti lang guys, hindi naman talagang ano lang, isang bagsakan ng ating pag pruning dyan. Pakunti-kunti hanggang sa maubos natin, hanggang sa mas steady yung kanyang ano guys, yung size na walang mag-overlapping dyan na makaharang sa ating daan. At yan lang po yung gagawin natin. At dito sa kabila naman ay dito sa side shoot natin guys, dito ay yun lang gawin natin na pag nakikita tayo ng mga shoots na nag-overlap, ayan yung puputulin natin. Tapos yung main stem natin ay dito sa main natin na stem ay stop na tayo ng pruning para sa kanyang lakas na makabawi siya at magtuloy-tuloy yung kanyang bunga at hindi yun papaltos.
So, yan po yung ginagawa ko rito palagi, every year, yearly. So, ganyan. Makikita nyo dyan, yung mga shoot na yan ay napuputol na. So, yung mga natiran lang ay siguro delay ito ng paglalabas nila. Ayan, so, ganun pa rin gagawin natin. Ipuputol yan pag nakikita tayo ng lumalagpas na. So, yan po yung maintenance natin sa ating pagpupruning. At pag matapos tayo sa, siguro with a range of 2.5 weeks dito sa ating shoot na pinalaki natin ay tapos na rin tayo magpruning at wala natin gagawin kundi yung dahon na lang nasusundan at susundan natin yung mga nag-yellowish na dahon. At pwede namang hindi guys, kung talagang busy tayo ay hindi tayo maka ano na nito, baka galaw, ay hayaan ko lang malanta siya dyan at susundan ko lang ng fungicide para sa kanyang mga molds na talagang mag-molds yan guys pag ano natin, pinabayaan natin yung nalalanta. So yan. So ayan guys, at after nito ay punta tayo sa zucchini mag-harvest. So ito na yung pinakamatagal na yatang harvesting ko dito kasi 2 hours and a half ginagol ko dito sa pag-harvest. So yung natitira sa zucchini may meron lang tayo yung 1 hour and a half kasi alas 10:30 na ito tayong zucchini. So bago mag-alas 12 magka-uwi na tayo ng bahay. So ayan, at punta tayo sa zucchini. So ayan mga lods, ito yung ating dito tayo sa zucchini, ka-harvest na lang natin. So ayan mga lods, ito yung pipino rito at dito, hanggang dito sa side na to. Yung apat na to, ito yung zucchini. So yan po yung ating harvest for today, this morning. Zucchini at pipino combination. So ayan, isang truck po yan. At mukhang lumakas na naman yung hangin, napaka... it's very irritating, it's very annoying. So ayan, lumakas na naman yung hangin at mukhang mapapalo na naman itong ating zucchini guys. So ayan, at yan lang muna for today guys, at see you guys in the next one. Bye bye.